Una-una, mga chismosa naman talaga yung karamihan ng mga nanonood dito. Yung mga Marites talaga. Hindi pa rin natin nariringgan si Andrea Brillantes tungkol sa split. At siyempre, sa pananaginig ni Andrea, ayan na, di ba? May mga nagchichika na sa akin. Pagka ganoon, ha? Sila pasagutin natin. Yung mga ganyan-ganyan mo, te! Ang dami na namang nag-aano. Hindi, wala! Ang ganda ng katawan! Ay, hindi namin nakita! Hindi namin nakita. Ako lang naman eh. Oo? Hindi ko naman tinignan, hindi ko tinitigan. Ilan ba? Yung pandesal? Ilan yung pandesal? Dito natin malalaman. Ha? Tumatagal. Ready na! Ay! Ay! Ay, bakit silid ko sa'yo? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo! Ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong iniidirit sa amin! Ichika mo na! Alam mo, wala pa rin patenta, no? Yung mga usapin, yung mga issue. At hindi pa rin namamatay yung pagdadalamhati. No, sa pagbuwag ng relasyon ng Katmiel, no? Mm-hmm. Oo, kahit yung mga celebrities, no? Oo, ayan o, nandyan sila at sila ay nagpipray, sila yung sumusuporta, sila ay nagpapalakas ng loob, kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Yes. Oo, pero syempre may mga naririsig pa rin tayo ng mga pasasalamat, yung paghanga, wow, may mga paghanga, oo, na hindi pala fake news peddler tayo. Ay, di ba? Kasi naman na yung iba, nakalimutan yata nila na ano, si Ojo Diaz po, eh, isang insider. You are a showbiz authority, di ba, Nay? Oo, hindi, inaano ko. And syempre, magkakaiba po ang mga vloggers. May mga vloggers na nagpapa-viral lang, na mag-create ng buzz, or magsasalita ng masasakit para mag-viral. Di ba? Kami po hindi, kasi kung ano po yung naririnig namin, yun lang po yung pinararating namin sa inyo. At the same time, hindi para totally paniwalaan namin naririnig namin, kundi ibinabahagi din namin sa inyo kasi mahirap na. Baka syempre makuryente kami ng mga nakakarating na balita sa atin. Diba? At ito ay ibinabalita lang namin sa inyo kasi unang-una, yan naman talaga yung aming trabaho dito. Ibalita sa inyo dahil unang-una, mga chismosa naman talaga yung karamihan ng mga nanonood dito. Yung mga Marites talaga. With the heart. With the heart na. Yeah. Diba? Alam mo ako, sa totoo lang, Lord, itong ang nangyari kay Katmiel. Tapos, nagtatanong yung iba, bakit daw ngayon lang sila umamin? Samantalang matagal na pala silang hiwalay. Alam mo, naiintindihan ko. Una, nag-aano pa yun, nagkakalkula pa ng feelings yan. Kung posible pang ayusin. Kung sa ilang tulog lang, pagising ba, ganun pa rin ang damdamin ko na ayaw ko sa kanya. Kumbaga, nagbigay lang sila ng space sa isa't isa, pero ang ending pa rin, iisa pa rin ang desisyon. Na sila ay mas magandang maghiwalay na lamang. Chapter close, sabi nga ni Catherine. At ito na nga, nakakaloka ito. Oh, ano na? Hindi pa rin natin nariringgan si Andrea Brillantes tungkol sa split. Ah, kasi tinatanong din ako ng marami Oh. O ano ba sa masasabi ni Andrea Brillantes? Ah, ano ba ang tawag mo doon? Vindicated ba si Andrea? Or tama lang yung ginagawa ni Andrea na manahimik? Oo. Siyempre, sa pananahimik ni Andrea, ayan na, di ba? May mga nagchichika na sa akin. May mga nagchichika. Hindi nga. Oo, na, di ba? Parang sila ni Elijah Canlas na hindi alam ng marami. Oo. Tapos, meron pang nagkwento sa akin, ano, na sa split up daw ni Miles Ocampo at ni Elijah, parang si Elijah yung naiwan. Or nag, oo, dahil merong nakatagpo nga ba ng iba si Miles Ocampo? Tinatanong din ako niyan, hindi ko alam ang sagot. Oh, yan ka na naman, Tek. Lalo silang naiintriga sa mga ganyan-ganyan mo, Parang ayaw na nila
maniwala na pag sinabi mo hindi mo alam. Hindi, yun lang naman na karakter. Okay talaga, ini-intriga na naman. Hindi kalabutan na naman. Oh. Ako naman, ang paniniwala ko dyan, Loy. Oh. Dahil siguro mausbong ang karir ni Miles ng TV host o co-host sa EAP. Baka hindi na talaga sila nagkaroon pa ng time ni Elijah sa isa't isa. Oh, dahil si Elijah ay busy rin naman bilang aktor sa senior high. Hindi ka, di ba minsan pag halimbawa naghintay time take natin sa ano, sa set, syempre, tenga, matagal. Sa taping. O di ba dun nagkakaroon ng time na magchikahan, magkakilanlan, nagkaka-developan din minsan. Ano gusto mong palabasin, Noy? Sa senior high, mangyayari yung gano'n? Uy, Noy, wala ko sinabi gano'n, ikaw may sabi nun, pero posible ba? Posible yung mga ganyan, ano? Generally speaking, ayan nga, generally speaking, kahit hindi mo tayo general. Na nangyayari yan ha, yung sa kabila ng mga tenga, nade-develop ang mga bata. Oo, kaya yan nga, nung narinig natin na nade-develop daw itong si Elijah at si Andrea, tapos may narinig pa ako na nagkakadevelopan din daw itong si Daniela Strunner at si Elijah, yung magkapatid. Na gumaganap doon sa senior high, nagkaka-developan din yun. Teka. Paano magkaka-developan itong si Daniela at saka si Elijah? Di ba si Daniela at saka si Riz Miguel ba yun? Di ba sila yung mag-showta sa totoong buhay? Ako alam ko din sila, si Riz at si Daniela Strunner. Pero yung nade-develop si Daniela kay Elijah, bilang laging sila yung magkasama sa senior high dahil magkapatid nga sila. Gumaganap na kuya ni Daniela itong si Elijah. Pagka ganoon ha, sila pasagutin natin. Sana maayos ang bata sa senior high. Sana ay hindi sila nagkakakulo. O hindi nagkakatanungan kung bakit pinayagan yung isa, ako hindi. Bakit pinayagan yung mag-absent sa taping, isa, ako hindi. Eh may racket naman ako. Kinibab ko yung racket para sa taping. Tapos siya nagpa, ano lang, pinayagan niya. Parang mga ganyan. Ay, nagpaano? Na? Nagpaano? Susuntokin ko yung braso mo. Ay! Masakit yun, braso. Braso? Klo ba yun? Ay! Aray! Ay! Masakit! Eh, malaki kasi yung braso mo. Ay! Masakit yung braso mo. O, basta. Ano ba yan? Ay, naku, Loy. Ayan, galing tayo ng fan ko. Yes! Ng Malyari. Angkan lang kick off. Yes! Siyempre, may report dyan si Mama Loy. Ikaw naman yun. Ako pala yun. Ikaw magre-report dyan, Mama Loy. Ako pala! Maloy, pasok. Eto na. Ayan ako mga ka-update. Nandito tayo ngayon sa Mall of Asia para sa MediaCon at saka FanCon ng Malyari. The biggest, the scariest, the grandest film ngayong MMFF 2023. Diba ang bongga? Siyempre, makasama natin ang buong cast. At narito, siyempre, sinagot lang yung mga tanong ng press sa kanila. Hi kay Director Brito. Rek. Impressive yung ano trailer niyo, no? Magmakinis. So yung mga naging box office hits ng mga horror films sa US, yung mga Japanese, Korean, and Korean horror films, can we compare now? Yung sa kinis niyan, kaya na natin makipag-compete? Well, sir, well, tita, yes. For me, I can say yes, kaya naman po. Like what Brian said na tag dito, it's a matter of
setting as a standard. Na kaya naman po siya. We have that capability. I mean, to be honest, most of our VFX artists here are being hired than outside to do international work. It's just that na hindi natin alam yon. And the main reason for that, because of mas malaking bayad doon, syempre. So nakita ko ang na-experience ko with shooting with Maliari. To be honest, ito po yata yung biggest na ginawa ko na mahaba yung shoot and then the preparation. Lahat-lahat, from pre-production to post-production. I mean, with the support na binigay sa amin ng producer, I would say na yes, kaya po siya. Okay, Piolo. Piolo, parang sa panahon mo ngayon, hindi ka na image conscious. Kumbaga, tumatanggap ka ng mga out-of-the-box na role tulad nito, di ba? Na tatlong karakter, pari, pumapatay. So, ano pa ang pwede mong gawin na makaka-challenge sa kakayahan mo bilang isang actor? Sabi direct, susunod daw lima ako. Limang karakter. Alas ko na yun. Hindi ko naman po in-expect na mag-play ng tatlong karakter. For the record, I turned this down. Sabi ko, kaya ko ba ito? Pagod na ako sa ginagawa ko. So, but when I found out about the reality that Maliari was, sabi ko, baka naman po. As an actor, I guess it's your job to always push yourself, to always do something different. And I guess for my growth as well, for my evolution, I want to be able to give myself that challenge so that I can become better. Hindi naman po pwedeng mag-rest ka sa laurels mo. Hindi naman pwedeng mag-settle ka palagi. And I have this big opportunity to be able to choose the roles that I can play. And this time around, with the streaming platform, mas broad na po kasi yung mga roles na pwede mong tanggapin. So mas madali na mag-diversify nowadays. And I guess for me, I'm just really passionate about my job, about what I do, and open po ako sa kahit na anong role na pwede magbigay sa akin ng challenge para mag-grow pa rin po ako sa craft ko. Pagkatapos naman ng ating media convo, pa naman tayo para sa ating fan club kung saan naghihintay na mga fans nila Papa P, ni Janelle, ni JC, and the rest of the cast. At kung saan ay makikipaghalubilo sila at makikipaghuntan at magpa-perform para sa kanilang mga fans. Ayan o! Oh. December 25, supportan po natin ang 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival. Pero unahin na po yung Maliari, di ba? And that's all para sa ating pong chika dito sa Mall of Asia. Back to you, Nay Oji! Ayan! Taray, no? Di ba? Oh, anyway, tsaka ito. Nag-ano tayo, nagkaroon din kami ng munting Christmas party para sa OGDS Showbiz Update. At celebration na rin na yung ating third year, di ba? Ayan. Siyempre, kasama ang ating mga editors. Yes. Si, lalo na si Don Luna at si Hazel Luna. Ayan. Mm-hmm. Kasama rin yung iba nating bisita. O, di ba nagkasayang kami? Yes. O, ayan si Josa. Mm-hmm. Siyempre, ano na naman si Josa, bida. Yeah. No? Mm-hmm. O, ayan. At si Chex. Ayan. Uh-huh. Ang kontradida. Ayan, ang aming pong pasasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik sa amin dito sa OGDS Showbiz Update. Ayan niyo po at babalitaan namin kayo. Kami po ang news peddler. Ha? Ninyo. News lang ha? News lang. Tignan niyo ha, sa kabila naman ng mga bashing na natatanggap namin, ng mass reporting na pinagkakaisahan talaga kami. Pero salamat sa Diyos at hindi naman nagtagumpay yung iba. Dahil alam naman ninyo kung ano yung binabalita namin. Hindi naman po ito iniimbento lang namin. No, na ang dali-dali mag-imbento, Diyos ko. Ang dami na nang namatay na artista, buhay pa eh. Oh my. Diba? O, yan mga yan ang hindi dapat sinusuportahan. O,
eh kami nagbibigay aliw kami dito. Hindi naman kami naninira dito. Unless ang tingin ng iba paninira yun, eh wala na kaming magagawa. Basta ang importante, eh nararamdaman namin ang inyong init ng pagmamahal sa amin, ang inyong suporta. At ginawa niyo na talaga kaming bahagi ng inyong klase ng entertainment. Pinapasok niyo kami sa inyong mga pamamahay. Maraming salamat. Salamat po. Maraming. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy sa mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscribers. Sana po mag-subscribe na kayo kasi madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na pa yung below, i-click ang like button at huwag ka naman na i-click ang notification bell. Dahil pag-click niya, kayong unang-unang manonood, kaya na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, at manonood at mag-subscribe nyo po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. And thank you very much, Dr. Hayapaki sa Victoria Skin. Diyan po sila sa Victoria Tower, sa EDSA, malapit sa GMA. And thank you na, yun sa binigay nila na mga paraffle prizes sa ating Christmas party. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Dr. Hayapaki. And of course, Dr. JC Solis. Nagbigay din. Ha! Yes, papahuli ba naman si Dr. JC Solis? Ng Gorgeous Smile Dental Clinic, di ba? Doc Jess at saka Miss Ara, thank you so much. Diyan po sila sa E. Rodriguez at tapat naman po ng Christ the King Church. At syempre na sa Tito Jeg's channel, panoorin niyo po, may bago po akong vlog dyan. Yes. At syempre na pasalamatan ko lang ang iconic star, ang Lux Premier Beauty and Wellness at ang End Transition PH. Thank you po. Yes. And syempre, aking panayam pa rin kay RK Bagachi at kay Jane Oynesa. Naka na yung dalawang yan, yung dalawa sa mga artistang mahal na mahal. Mahal ko rin naman sila. Yes. Hindi ko lang kinaya talaga si RK. Hindi sanay. Ha? Sa nangyari. Ay, ano nangyari? Diyan sa OGDS Inspires. Alamin niyo po! Oo, ha? At syempre, ang akin pong OGDS TV fan page, yan, i-supportahan po. Ayan. At syempre, ang OGDS Showbiz Update fan page. At syempre, nasa Spotify na rin po kami sa Apple Podcast. O, ayaw nyo yun. Yung audience is active. Pag ayaw nyo makita mga pagmumukha namin. Yung mga fan. Oo. At Premier Drip at Celeb Skin, maraming salamat. At syempre, December 8 na po ang concert ni Marisa Sanchez. Yes! Sa Samsung Hall. Guest po ako dyan. Baka gusto nyo naman bumili ng ticket. Ayan po yung ticket price sa kayong number ng bibilhin nyo ng tickets. Okay? Masaya yan. Yes! At ito po ulit yung lingkod. Papa Osin Odibias. Lagi nito sabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising ko tayo ng umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil kahit kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Kitchi ka mo na! Medyado. At ano yung isa? Bulang lang. At ada. Ay, ano yung pangatumas natin? Pakbet! Gutom ko. Meron ba? Sari-sari store to. Hindi man to karing diriya. Ba't nyo ko hinahanapan ng ulam? Kalo ko rin diriya pa. Ano sabi? Dahil kung bukas ang mga gusto kumain eh. Ano? Ay! Kumain! Okay na yun. Kala ko ang may tsado. Ay, kilala ko yan ah! Ay! Kilala ko yan! Oo nga, Diyos ko! Ay, si... si L.A. Santos at si L.A. Santos! Hello, boys! Si Tim! At saka si ano? Si Raz! Siyempre, sila ay mga kasama sa pelikulang In His Mother's Arms. Yes! Ang showing ng November 29 at Diyos ko, talagang critically acclaimed. Yes! Ang galing-galing mo, L.A.! Diyan po ba tayo magpatuloy? Husay-husay ni L.A., di ba, Nay? Siyempre, gaya nga nung sinabi ko nung nakalang episode natin, Nay, di ba? Marcel Soriano is Marcel Soriano.
Roderick Paulate is Roderick Paulate, pero hindi nagpakabog yung L.A. Santos na. Diba? Well, actually po, ano, ay, ang dami ko pong mapapasalamatan dahil sa performance ko pong yun. Parang, yung nalabas ko po yung performance sa yun, syempre, sa tulong, sa lahat po nang tumulong sa akin talaga. Of course, si Direk FM, si Inay, Tito Roderick, syempre si Tito OG na rin. Kung alam niyo lang din po, sobrang tinulungan din ako. Yung Tito OG. Nilampas ka ba? Nilampas ka bang gano'n? Kasi, hindi ko siya naampas. Oh. Mamayampasin ko yung mga yan. Oh, hindi niya, kasi niya, di ba, ang role ni LA kasi dito sa In His Mother's Eyes ay yes. isang special child. Yes. So talagang sabi ko sa kanya, ako, LA, kailangan maghusayan mo dito kasi pag mali yung acting mo, masisita ka. Ah? Yeah. Oo. Kaya naman sabi, inilapit ko siya sa ASP. Oh. Kay Grace Argento. Yes. So, paano ka nag-immerse dito bilang special child? Ano po, Toji, I tried my best po na maging respectful talaga sa mga nasa spectrum po at saka yung mga nanay na may anak na special po. Kaya yung ginawa ko po, binigay ko talaga yung ano, buong pagkatao sa lahat sa character ko. Kasi parang love letter ko talaga po ito eh, para sa ASP po talaga eh. So yun, di ka ba nahirapan na siyempre meron silang mga nuances na iba doon sa mga regular kids? Yes po. Nahirapan talaga po ako ito. Lalo yung start eh, kasi ginagamay ko pa eh. Parang hinahanap ko yung tamang ano ko eh, pag-portray ng character po. Doon po kasi talaga ako nahirapan. Kasi spectrum talaga po siya. Parang pag sinabi mong special, hindi siya iisa lang kasi talaga eh. Parang lahat talaga ng mga bata na nasa spectrum, sobrang iba-iba silang lahat. Tsaka iba-ibang pagmamahal meron sila nasa puso nila. Kaya yun na-appreciate ko rin po, Togs, yung sa mga batang nasa spectrum ay grabe sila mag-empathize. Tsaka yung love na meron sila sa puso ko nila. Oh. Eh si ano naman, Raz. Raz, oh. Yes. Parang nga, ano. So best friend. na hindi naman pala. Yun nga, eh nakakaigil sa best friend ito eh. Wala bang mga umaaway sa'yo kasi nanggigigil kami sa'yo nung lumabas kami na sinyan eh. Ano, silang dalawa ni Mr. Romero. Oo eh. Kayo Mr. Romero, abangan namin kayo sa kanto eh. Magnanakaw ka ng composition. Ha? Kaya mo na wala ng hindi, congratulations kasi na-perplay niya. Di ba na? Dahil nabwisit mo kami, ibig sabihin, maghusay yung Okay, so Ellison, paano ka ba na-discover? Saan ka na-discover? Sino naka-discover sa'yo? Na-discover ako sa isang reality show sa GMA, Starstruck Season 6. Yun, doon ako na-start yung career ko. Tapos, ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na din. Nagkakaroon ng teleserye. Sa ABS? Yeah. GMA pa. Sa GMA pa. 3 years. Okay. Tapos discovered, may manager ako before. He's dead na pala. Yung dati mong manager ay kumbaga sa makabilang buhay na. Tama. Okay, so. Anong sinasabi mo o anong ang response mo kapag sinasabi nilang batang Piolo Pascual yung mukha mo? No. Napakasarap sa tenga. Pero hindi ko naman talaga ma-feel yung shoes kay Papa Piolo. Kasi, ayun, I can feel mine only. So, ayun, masarap siya sa tenga pero hindi ko gagayain si Piolo kasi nag-iisa lang siya. So, kasi daw maging ano, Papa Raz. Papa Raz, yes. Hindi Papa P. Yung Papa Elia. Kala ko Papa Elia. Ha? Hindi, pero nagkita na kayo ni Piolo. Oo, nagkita kami sa Piolo sa ano. So, Star Magic Ball. Oo. So, anong initial reaction mo nung nakilala mo siya? Siguro ka. Hindi naman. Yan, starstruck ako. Kasi ano, napaka-poging tao. At saka, ayun. Yeah, nag-give siya ng advice, napakabait din niya. Sabi niya, be in the moment. Short but helpful para sa akin. So, sa Star Magic na siya ngayon, Star Magic na siya. Oo nga, parang siyang batang Piolo Pascual. Diba? Oo. Si LA, paano ka naman na-discover? Kala ko sasabihin mo, ako yung batang Ian Veneracion. Ayun!
Ayan. Marami ba nagsasabi sa'yo na kamukha mo or ikaw yung batang ilan binira sa'yo? Si Mami nagsasabi. Oh, di ba? Kaya lang pag nagka-beard ako yun. Oh, ito na yung birth ko naman talaga. New generation. Sorry. Paano ka na-discover? Saan ka na lumabas? Ano po, funny story din talaga po. Parang nag-start yung career ko talaga po sa birthday ng lola ko. Mm-hmm. Na pinilit lang ako ni mami noon na kumanta po. Tapos, nung time na yun, mag-friends kasi noon si mom ko tsaka si Miss Claire de la Puente. Of course, rest in peace po, mister. Ano po, parang nung nakita niya po ako dun, pinilit niya po mami ko na gawin akong singer talks. Na parang, sama natin yan, Floor. Sama natin sa front act. Lagi po kami nagpo-front act. Guest po sa mga concert nila. Na nung time na yun, sobrang napipilitan lang talaga akong gawin na hindi ko alam na mapamamahal na ako sa pag-perform sa harap ng maraming tao na hanggat sa met-met po, hinahanap-hanap ko na or nagkakaroon ako ng gigil na gumaling. Na nag-all out na talaga po sa singing career ko po. Tapos yung naging kwento ko naman po sa pag-aartista, yung sa acting ko naman na po. Si Miss JRB, si Julian Benitez po, napanood niya ako sa isang concert na kinausap niya po ako, tumapit po siya sa akin kung gusto ko mag-teleserye. Tapos doon niya ako pinasaksano ang serye akin po. Tapos sinundan pa ito ng Darna na po. Darna. Sa Darna po siya na. Nagkasunod-sunod na po. Mahusay ka doon sa Darna, in fairness. Thank you po. Nung time po na yun, actually, wala, baguhan pa po ako talaga nun. As in, hindi ko pa masasabi na... Eh, masyak akong veterano na ang dati. Wow! Wala sa pag-awal! Ganun naman talaga. Lahat pinagdadaanan yung pagiging baguhan. Tapos makakarinig ka ng sino yan? Bakit nandiyan yan? Opo. Nakarinig ka na ba ng ganun? Ako po? Hindi, si Jex. Jex? Sorry, ako pala. Nakarinig naman na talaga po ako. Marami na rin namang ever since pa naman may mga bashes naman nandiyan na yan. Parang part naman talaga yan. Ano po, yung dahil din dun, doon ako naging thankful sa times na nahasa po ako na kunwari. Kasi nag-start lang din ako, naalala ko nung Togs. Mga bandang unang serye ko pa, wala pa akong TF noon. Talaga sumasama lang ako, for the love lang talaga po. Tapos may mga times noon yung kumakanta ako sa mga maliliit na bar lang, ganun. Parang yung may times na na-appreciate ko na nahasa po ako yung net. Kahit yung mga maliliit na projects lang, ganun or what. Kinuha ko pa rin kasi. Opo eh, dun kong mga experiences. Opo eh, unti-unti ko nabibuild na... Totoo. Correct. Oh. Na, ngayon ko mas nararamdaman na ang laking tulong niya. Uy, pero may boses si LA. Ay, oo! Hindi. Oh, kasi para ikaw yata kumanda ng theme song. Oh, yes po. Oh. Nang In His Mother's Eyes. Pasakalihan mo nga kami. Nag-duet kami nun. Nag-duet pa kayo? Diga! Meron din si Ellison. Oo. Oh. Maganda rin ang tinig niyan. Pero unahin natin si L.A. Yeah. Yung theme song ng In His Mother's Eyes. Binigay mo ng lahat, bakit kulang pa rin sa aking paningin? Ngunit hindi ka napagod sa akin. Kay sakit mo din ka. Mga sinabit, sinubahan mo din. Alam mo hindi alam ng lipstick. Uy! Uy! May sayaw pa ang ganun mo. Ito macho dancing. Diba? Oo. Ito na. Ayun naman. Kakanta ka ba? Si Papa Raz. Si Papa Ellie daw. Papa Ellie. Papa Ellie. Papa Ellie. Papa Ellie. Kailangan Papa Ellie kami sa ano mo. Ang kanta mo Papa Ellie. May mga out of town shows, di ba? Oo! Ang dami niyan, si Ellie. Ano, mamili ka? Kakanta ka o magpapakita ka ng katawan? Ay! Pulang kayo sa pandesal niya. Ay! Di ba nisan? Sandali. Ano, JX, ikaw mag-decide, kakanta o magpapakita ng ano? Alam mo, magpakita ka na lang kasi may palaman kami rito. Kaya naman, kumanta naman na ako. Oo nga. Oo, tama naman. Ang
Baka naman. Sandali lang ha. LA, magpalit nga kayo ni Jex. Kasi siyempre kailangan pang witness ko ni ano eh. Kasi kami dalawa sana magpapakita ni Ate. Ha? Akala ko. Maganda siya eh. Oo, ayaw ka naman. Are you ready? Kasi we are. Yeah, we are! Nakita ko na yan sa city. Saan? His mother's eyes. Maganda ka! Kasama kami sa tent. Oh, ano yan na mo? Sa akin wala namang panisyon ko. Oh! Ano ba nakita mo? Anak lang ang turing ko dito. Ano ba nakita mo? Wala. Yung ang ganda ng katawan. Ay, hindi namin nakita. Ako lang naman eh. Oh? Hindi ko naman tinignan. Hindi ko tinitigan. Ilan ba? Yung pandesal. Yung pandesal. Dito natin malalaman. Ha? Tumatagal. Asa na ba? Ready na kami. In 5, 4, 3, 2. Naku, mga 5 seconds dapat yan ha. 5, 4, 3, 2 din? Ha? Ready na. Ay! Ay, bakit silan ko sa'yo? Ganda pa ng katawan. Alam mo to si Ellison, masarap yan ang kasama. Kala ko man masarap eh. Kala ko sa kama. Parang yung pagkakarinig ko, masarap sa kama. Ano ba? Oo, kasama. Kasama kami sa kusaka-sakali. Doon kami una nagkita. Sa dito kami ulit. Ayan. Kung papipiliin ka, Jex, sa kumanta o sa kuman... Ha? Kumana ng katawan. Kumana ng katawan. Pero no, katawan, yung mga kumakanta, ano yan? Magaling magpaabot ng nota yan. Ha? Yes! Eli, iparamdam mo naman yung nota mo sa akin. Ay! Ano nota? Nota ng kanta. Notes! Musical notes. Hindi, huwag mo kong pahiyak. Ayan na. When I'm awfully low. Oh, taray. And the world is cold. Grabe. I will feel the glow. Just thinking of you. Huh? And the way you look tonight. Ay! Magaling mo! Grabe yung iyak na. Maganda sa iyo dapat na box ng t-shirt. Oo! Alam niyo ba, bago po yung pelikula, nag-prepare kaming lahat. Wait, teka, may mga t-shirt na ba tayo? Tapos naghanap kami ng mga t-shirt. Buti na lang kung hindi, talagang basa yung mga t-shirt namin. Dahil yun ang pinang-bonus namin. Correct. Nakakaloka talaga tong pelikulang to. Lalabas ka parang baliw kasi tawa ka ng tawa tapos iyak ka ng iyak. Oo, correct. Kaya sana maging regalo nito para sa mga nanay nyo. Lalo nang ngayong parating Pasko po. Oo, lalo na yung mga mayroong parents sa OFW. Yes po, para sa mga mami po talaga ito. Correct. Kaya please watch In His Mother's Eyes po in cinemas nationwide na po. Actually, na hindi nga lang din to anak at saka nanay o nanay at anak, pati sa magkapatid. Relasyon na magkapatid. Family movie po talaga ito. Uh-huh. At gaya na sinabi niya, regalo niyo sa nanay. Actually, regalo niyo ito sa sarili niyo pag pinanood niyo ito ngayon, di ba? Maraming salamat, L.A. at Ellison, kasi susunod na. Nay! Ay!
Ano ba? Ano ba? Grabe yung Pio, lumas ko talaga, oh. Tapos iyan binirasyon, oh. Tapos, Ogi. Agassi. Diaz. Saan dyan din si Odette Khan? Ha? At ano ba? Ang lagi nyo kinihilig sa amin.